Magandang araw mga boss at idol. Episode 7 ang i-discuss natin ngayon ay mating. Paano ba natin magagawang mag-mate yung mga ibon natin, o ano ba yung mga paraan, proseso, technique na pwede natin gamitin para sila ay mag-mate kagad o mabilis silang mag-mate. So ako po, ang ginagawa kong proseso, sinisimulan ko po yan simula sa pag-aalaga ako ng ibon. Okay, sa tamang pagpapakain, tamang pagpapatuka, tamang vitamins and nutrients. Doon po nagsisimula yan. Kaya po din nasiskas natin sa mga previous vlog natin, kung di nyo pa po napapanood, na yun po yung foundation and fundamentals po nun. So, sa meeting naman po, kadalasan ang ginagawa po namin, nagbibigay po kami ng mga fertility booster. Nung nag-uumpisa po ako, ang ginagamit ko po yung kay Munting Ibunan, yung Fertibird. Okay, dahil bakit madali siyang gamitin? Dahil number one, yung bote po niya tsaka yung manual po niya, meron po itong instruction and calendar kung paano nyo po siya gagamitin. Kung nag-uumpisa pa lang kayo as a newbie, maganda po yung may nag-guide po sa atin. At kaya ako po narecommend yung Fertibird. Pero, along the way, hindi lang po yun yung ginamit ko, dahil medyo aggressive and nag-explore din po tayo. Inalim din po natin kung ano yung mga pamaraan. So, gumamit po ako ng Fertibird, gumamit ako ng Fertivit, gumamit po ako ng mga fertility booster ng mga panabong na manok. Okay, gumamit din po ako ng mga natural way, which is yung paggamit po ng sili, pagpapakain po ng egg food, yan, o ng soft food. Yun po yung mga ginamit ko. So, ano po yung pinaka-effective doon? Hindi ko po masasabi kung ano yung pinaka-effective doon. Bakit po? Dahil bawat ibon po, okay, may kanya-kanyang hiyangan kung saan po siya may hiyang. Kaya po yung mga ibon namin, sinubukan po namin lahat yon. Paano po namin nalaman kung doon sila hiyang? Kung saan po sila maraming nagitlog, maraming naging inakay o paanak. So yun po yung patunayan na prove na effective yung technique o pamaraan na ginamit namin. Okay, hindi ko masabing Fertibird yun, hindi ko masabing hindi ko pwedeng masabing Versal, okay, hindi ko masabing yung mga mumurahing fertility booster, hindi ko masabing yung sili. Kasi po, yung alaga akong African lovebirds, iba po yung behavior, iba po yung foundation sa mga alaga ninyo at magiging alaga po ninyo. I would rather suggest po, lalo na po sa mga nag-uumpisa, na siguro simulan nyo sa bottom. Kung may kakayahan naman po tayong bumili ng mga branded, like yung Fertibird na sinasabi ko na may guide tsaka instructions, much better, roughly around 200-350 po meron po nun sa Shopee, okay, directly sa account ng Munting Ibunan. Pero kung low budget lang po tayo at nag-uumpisa pa lang po, pinaka-effective po sa akin sili. Okay, siling labuyo, yung seedling green, okay? Mag-ingat lang po tayo sa pagbigay ng sili, okay? Huwag po tayong gagamit ng sili sa tanghali at hapon, dahil alam naman po natin na matindang init ngayon, lalo na summer. Kasi po, alam naman po natin na pag mainit ang katawan ng kahit anong nadalang, nagiging cause po siya ng heat stroke. At marami po namang matay na ibon dahil sa heat stroke ngayon. So, ganun din po sa mga ibang fertility booster. Ako po ang sinasuggest ko, ipainom po siya sa gabi or sa umaga, kasabay po ng mga soft food or egg food para sa calcium base po natin. Yun lang po. Mapapansin nyo po na pag nag-mating po ang inyong mga alagang ibon, 7 days to 14 days po, mangingitlog na po yan. Sir, hindi ko po kasi nakikita yung ibon ko na nagme-mate. Kasi wala ka naman sa ibon mo 24 hours. Okay? Pero kadalasan po, nagme-mate po sila either sa umaga, okay, from 6 a.m. to 8 a.m. at sa hapon po, from 5 p.m. to 7 p.m. Ako po, yung ibon ko until 10 p.m. nagme-mate pa po sila. Kasi po, yung po yung oras na malamig, natahimik. Kaya doon po sila nagme-mate. At sanay po kasi mga alaga akong ibon na kahit may tao, kahit nandun kami sa ibon na nagme-mate po sila. Hindi na sila naiilang kasi from the very beginning, sinasanay namin sila, sinasanay silang binibidyohan ko, sinasanay silang everyday, binubuksan ko yung nest box. Okay? Pag sanay ang ibon mo, kilala ka ng ibon mo na inaalagaan mo,
Okay? Consider them as your family. Consider them as your hindi bilang pete. It's more than that. Okay? Yung connection ninyo, yung bond ninyo, normal na sa kanila. Okay? So, yun po. Meron din pong ibon. Ako napansin ko, meron akong lagang ibon. Hindi ko nakita nag-mate. Madalas ako sa ibon na na, hindi ko nakita nag-mate nung araw. Pero nangingitlog. Pwede ba yun? Hindi mo nakita nag-mate. Kasi nga po, hindi kayo 24 hours. Unless maglalagay kayo ng CCTV sa nest box, sa loob ng cage. At ginagawa po yun ng ibang mga breeder. Naglalagay po talaga sila ng CCTV. Or naglalagay sila ng camera sa loob ng mga nest box at saka cage. Nakikita naman na nag-mate yung ibon. Alam nyo po ba kung saan? Okay? Sa loob ng nest box. Doon sila nag-mate. Lalo na yung mga basal or may mga first timer lang. Wag nyo pong isipin na, ay, yung ibon ko hindi ko naman nakita nag-mate. Hindi pa nag-mate yan. Baka na, hindi nyo lang napapansin. Umaalog pala yung nest box nyan. Okay? Kasi doon sila nag-mate. Or may mga instance na gabi o umaga na doon sila nagme-mate, hindi nyo lang napapansin. So, maguguto lang po kayo na nagkakaroon ng itlog. Ito po ah, based on experience, ang pinakamatagal ko pong ibon na normal Fisher Parvlo tsaka Throwback Parvlo na may DNA ah, normal Fisher may DNA. Siguro po umabot ako ng more or less 18 months bago sila nag-mate. Actually, ito yung ibon na sumubok talaga ng pasensya ko eh. Kahit gusto ko nang i-out. Kaya lang ayoko naman mang scam na magbebenta ako ng ibon na matured na tapos hindi naman nangingitlog. So much better na i-keep ko sila at i-test ko yung patience. Alagaan ko yung mga ibon na to. Apparently po last week nangitlog lang po sila. At I think nasa dalawa na po yung itlog nila ngayon. And continuous po yun, counting po siya. So wag lang po kayo mawala ng pag-asa kung hindi nyo po nakikita nagme-mating yung mga alagaan ng ibon. Continuous lang po yung breeding tips sa patuka at yung breeding tips po sa vitamins at yung breeding tips sa binigay po natin dun sa pwede nyo ibigay na fertility booster po sa kanila. Yun lang po, maraming salamat, glory to God.